Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga ka-camping, no? May gusto lang po ako na i-share sa inyo regarding po ito sa latest statement ni Senador Tolentino ho, mga ka-action. So nauna nang sinabi kanina na undaer ho natin sa video ho, mga ka-action, at nabigyan ho natin ng komentaryo na kung saan sinabi niya na irespeto ang karapatan ni Pastor Apollo Quiboloy sa nasabing hearing nga ho, mga ka-action. So, eto ho, may latest update na naman ho, mga ka-action, na kung sakali, kasi nauna nang sinabi ni Pastor Apollo Quiboloy na hindi siya dadalo sa nasabing hearing sa Senado. Dadalo lang daw siya kapag nasa korte na o dadalhin sa korte ang nasabing issue. Okay? Pero, baka sakali daw magbago ang desisyon ni Pastor Apollo Quiboloy at ang sabi or ayon kay Senador Tolentino ho, mga ka-action, titiyakin na may protection ito si Pastor Apollo Quiboloy. Titiyakin ang kanyang seguridad. If ever na magbago ang kanyang desisyon at mag-attend na po ito sa nasabing hearing sa darating na March 5 ho, mga ka-action. Diba? Ang tanong ho natin dito, para bang naging ex-spokesperson ba ito si Senador Tolentino ni Pastor Apollo Quiboloy? Nagtatanong lang naman tayo, di ba? Kasi parang siya ang tagapagsalita or whatever, o tagapagtanggol kay, dito kay Pastor Apollo Quiboloy, di ba? Ito ho mga ka-action, bago ho tayo magtuloy-tuloy, panoorin muna natin ang nasabing video. Dante, paano naman masisiguro ng Senado ano yung seguridad ni Quiboloy kung sakaling magbago yung kanyang isip at magdesisyon na dumalo ng hearing? Magandang tanghali aga. Ayon pa nga kay Senator Francis Tolentino ay titiyak nilang magkakaroon ng proteksyon ang religious leader na si Apollo Quiboloy kung ito ay dadalo sa pagdinig ng Senado. Ayon kay Senator Tolentino, may karapatan din naman si Quiboloy. At ang binigyan din ito isang ligtas o safe haven ang Senado para sa sinumang individual. Sa isyu naman na may banta umano sa kanyang buhay, sinabi ni Tolentino na kailangan ito ng pruweba o ebidensya. Maigi na rin umanong dumalo sa Senate hearing ang religious leader para marinig ang kanyang panig. Kung hindi naman anya siya haharap, ay karapatan niya ito pero kailangan niyang maghanap ng legal remedies o ng kanyang abogado. At ang magiging hakbang naman laban kay Quiboloy ay nakadepende, pangunahin na, sa head ng komite na ngayon ay dumidinig kognay sa mga reklamo, sari-saring reklamo laban kay Quiboloy na si Senator Risa Ontiveros. Ang susunod na pagdinig aga ng komiteng pinangunahan ni Senator Ontiveros ay sa darating na March 5, 2024. Yan muna ating. So yun na ho mga ka-action, mga ka-camping, no? Napakinggan na po natin ang statement ni Senador Tolentino ho, mga ka-action. O diba? Titiyakin ang seguridad o protection kung sakaling a-attend ito sa nasabing hearing ito si Pastor Apollo Quiboloy. Okay? Kasi nga po, ayon sa isang speech ni Quiboloy na voice over lamang, ay may banta daw sa kanyang buhay. Diba? Narinig ho natin yung mahabang speech niya. Okay? Ang tanong ho natin dito, diba? Iniisip ni Senador Tolentino ang kaligtasan o karapatan ni Pastor Apollo Quiboloy. Pero hindi niya iniisip ang karapatan din ng mga biktima at ang kapakanan ng mga biktima. Alam naman po natin na hindi po ito ordinaryong tao si Pastor Apollo Quiboloy. Ma-influensya po itong tao, di ba? Ito na po ang sinasabi natin.
kapag mayaman, may proteksyon. Kailangan titiyakin ang seguridad, di ba? Ni hindi malang nabanggit ni Senador Tolentino ang mga biktima, ang kapakanan ng biktima, o hindi niya malang nabanggit na bibigyan din ng proteksyon ang mga biktima. Kasi kung si Pastor Apollo Quiboloy na maimpluwensyang tao, ayon sa kanyang statement ni Pastor, ay may natatanggap siya o may nababalitaan na pagbabanta sa kanyang buhay. Eh how much more po ito ang ating mga testigo ni Senadora Reza Hontiveros? Ordinaryong tao din po ito kagaya natin. Di ba? Hindi ba sila nanganganib ang buhay nila? Di ba? Ayon na rin sa isang testigo ni Senadora Reza Hontiveros is may mga riding in tandem. Di ba? Oh, yun po ang ano natin. Ngayon lang po tayo totally hindi naman to bago sa batas natin eh, di ba? Kung saan kapag may impluwensyang tao ito na lang ho ang maririnig natin. Oh, kailangan ng proteksyon, may impluwensya yan, ha? Samantala ang mga ordinaryong biktima ni hindi malang nabanggit na may proteksyon. Pero alam naman po natin na may proteksyon po yan. Kasi testigo ho sila ng Senado ni Senadora Reza Hontiveros. Pero dapat naman, marinig naman ho natin dito kay Tolentino ang pag-care niya sa mga biktima, di ba? Hindi niya nga binabanggit ho mga ka-action, di ba? Napapansin niyo ba? Wala, di ba? Oh. Ngayon po tayo mga ka-action na parang baliktad yata, di ba? Kasi ang ako na una, ang akusado, napaka-impluensya, di ba? Kilalang tao. Samantala, ang biktima or mga testigo ay ordinaryong tao na kung saan nangangamba din ho sila ng kanilang buhay, di ba? Ang hangad lang naman nila na makamit nila ang katarungan, di ba? Kasi kung hindi ito totoo ang mga testimony nila o mga salaysay nila sa Senate hearing, sino ba ang syunga-syunga na gagawa-gawa ng kwento para ipahamak ang kanilang buhay na alam naman nila na hindi ordinaryong tao or hindi basta-bastang tao ang kanilang inaakusahan, di ba? Ngayon, habang nandyan sila, nakikita ho natin ang senaryo na pilit nilang ipinaglalaban na alam nila na ma-impluwensya ang kanilang inaakusahan, pero pilit nilang ipinaglalaban ang kanilang karapatan dahil isa lang po ang gusto nilang makamit, ang katarungan, di ba? Kasi kung hindi po yan totoo ang kanilang sinasabi, di nagsilayasa na yan, di ba? Bumawi na yan ang kanilang mga statement, di ba? Ayan, nakikita ho natin, seryoso ang kanilang pagsalaysay na walang pag-alinglangan, okay? Yun lang ang ating maano dito. Kasi nakakaano naman kasi na dapat marinig lang naman natin dito kay Senador Tolentino na kunting care lang naman sa mga testigo o mga biktima, di ba? O kagaya ng sinabi ni Mr. President Bongbong Marcos sa latest update ni Mr. President Bongbong Marcos, siguro mga 6-hour later na panood ko po yun. Ang sabi ni Mr. President Bongbong Marcos, dapat mag-attend si Quiboloy sa nasabing hearing para mapakinggan ang panig niya at ang panig ng mga testigo. Yun ang dapat natin marinig din dito sa isang mambabatas na si Senador Tolentino. Di ba? Dahil siya ay isang mambabatas at inaasahan natin na sila ang tagapagtanggol ng naaapi. Di ba? Nakakalungkot lang mga isipin ho mga ka-action, pero wala ho tayong magagawa kung yun po ang pananaw ni Senate Tolentino ho mga ka-action. Karapatan niya po yun, di ba? Wala tayong magagawa. Okay? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.